mates, welcome back to our channel. Ang pag-uusapan natin sa araw na to ay tungkol sa paglalagas ng buhok, hair loss, hair fall. Marami sa inyong nag-request sa akin ng video na to para humingi ng tulong kung paano raw nila masusolusyonan yung numinipis nilang buhok. Nagkakaroon sila ng patches na parang napapanod dahil sa hair fall. So after a long research and I also discovered a product that really helped me a lot with my hair fall, I'm finally doing this video for you guys. So if you're interested to know more about this, please keep on watching. Napakaraming dahilan, mermaids, kung bakit tayo nagkakaroon ng hair loss o hair fall. Unang-una na dyan ang hormones. Grabe guys, hindi nyo lang alam kung gaano kalaki ang epekto ng hormones sa ating katawan, sa ating overall health. At number one culprit din yan sa ating hair fall at hair loss. It's either meron kang PCOS, so polycystic ovarian syndrome, you have hormonal imbalance, you're taking birth control pills. Ako, mermaids, personal experience ko is nagkaroon ako ng sobrang paglalagas ng buhok when I started drinking birth control pills years ago. Sobra talagang yung back ng head ko, sobrang nag-thin na siya to the point na natatakot na ako mapanot dun sa may taas ng ulo ko. Dahil every time I take a shower, every time I wash my hair, ang daming nalalagas na buhok, tapos pa nagsusuklay ako, sobrang daming buhok sa suklay. So that actually made me worried. And then na find out ko nga from my doctor that birth control pills can cause a lot of problems, including hair loss and hair fall. Pero yung iba naman mga babae, pagkatapos nila mag-take ng birth control pills, if they stop, dun sila nagkakaroon ng gantong problem. So I think it really depends on the body of the woman na nag-take ng pills na yun. May mga tao talagang sensitive ang katawan sa hormones, sa mga androgens, estrogens na nagtumatakbo sa ating katawan. So ayun yung isang reason kung bakit nagkakaroon tayo ng hair fall. So kung nagalagas ang buhok mo ngayon and you're taking birth control pills, may PCOS ka or hormonal imbalance, that might be the culprit kung bakit meron kang hair fall. So you might want to check with your doctor about that. Next possible reason for hair fall or hair loss is stress. Sobrang nakakatanda ang stress, at actually sabi nga nila, stress nowadays is the number one killer sa atin, sa generation natin ngayon. Kung medyo stressful at talagang high functioning ang lifestyle mo ngayon, take some time to get some R&R, meditation, yoga, or just set aside a few minutes of your day just to breathe and, you know, just like clear your mind of all the things that you're thinking of that you need to finish and a lot of your problems. And, you know, we really need that time, not only for the hair loss ha, pero sa ating overall health. Next reason, pwedeng yung mga hairstyling products na ginagamit mo masyadong matapang, masyadong madaming chemicals na ingredients that affects the growth of your hair. And of course, for maids, pwede rin genetic ang ating hair fall or hair loss. So kung merong lahi kayo sa mother side or sa father side na talagang manipis ang mga buhok or napapanot, nakakalbo, ganon, malaki ang chance mo na mamana yon. And the last possible reason, guys, is aging. Kapag tumatanda tayo, talagang ang tendency niyan ay ninipis ang ating buhok, mas mababawasan yung pigment ng ating hair. So, natural lang na numinipis ang ating buhok. So, para masolusyonan natin yan, kung ang aging ang reason kung ba't nagkakaroon ka ng hair fall or hair loss, good nutrition lang, guys, exercise, and alagaan mo yung katawan mo, dahil it all goes hand in hand. Pag inalagaan mo yung health mo, lahat yan, lahat ng parts ng katawan mo is magiging healthy, kasama na ang iyong buhok. So ito na nga, mermaids, ano ba yung pwede natin magawa sa ating mga bahay para magkaroon ng solusyon ng paglalagas ng ating mga buhok? Unang-una, very basic, pagkain. Ano ba yung mga nutrition na kailangan nating i-intake sa ating katawan para makatulong sa pagpapaganda, pagpapalago ng ating buhok? Unang-una, pwede mo include sa diet mo ang spinach, carrots, egg, chicken, yogurt. So yun yung mga pwede mong kainin na magandang makatulong sa pagtubo ng iyong buhok. Tapos second, guys, exercise. Exercise releases good endorphins, or, you know, parang happy endorphins, sabi nga nila, sa iyong katawan. So it will help you lessen your stress, kung stress man ang dahilan ng paglalagas ng iyong buhok. Pangatlo, pwede rin, guys, na maglagay ng aloe vera sa mga numinipis na part ng iyong buhok. Pero kung buong buhok mo ay naglalagas,
pwedeng gawin mo siyang hair mask sa buhok mo. Mas maganda kung yung pure aloe vera talaga, yung plant na aloe vera, kukunin mo yung pinaka-juice niya inside ang ilalagay mo sa hair mo. Leave for 45 minutes and then rinse. So, pwede mong gawin yan ng once a week. And then also, huwag ka rin gagamit ng masyadong maraming hair styling product sa buhok mo. As in, siguro gusto mo ng sobrang desperado ka ng gumanda ang hair mo, tamba ka ng tambak ng hair styling products sa hair mo para lang maging shiny siya, kumapal siya. Pero guys, kapag ginawa mo yan, mas lalala ang condition mo because patong-patong na chemicals din ang nilalagay mo sa hair mo. So, mas maganda dun tayo sa all-natural solution na makakatulong sa ating hair loss or hair fall. At syempre guys, importante rin na hindi natin masyadong a-applyan ng init or heat ang ating buhok sa anit man yan or sa strands ng ating hair because it will be prone to breakage. So, ano ba yung mga may init? Yung hot shower, kung masyadong mainit yung ipapaligo mo, hindi rin nakakaganda sa buhok yan, mas magiging weak at brittle lang hair mo. And also, too much use of hair styling tools like blow dryer and plancha sa buhok. Last but not the least guys, ito pinaka-importante rin dahil araw-araw natin itong ginagawa. Choose the right shampoo and conditioner for your hair type. Dry scalp ka ba or oily scalp ka ba? You need to know the importance, guys. And kapag alam mo na yung scalp type, magiging aware ka na kung paano mo huhugasan ang iyong buhok. For example, ako, I have dry scalp. Overwashing my hair can lead to hair loss. And kapag oily naman ang scalp mo, not washing your locks 3 times a week can lead to hair loss as well. So, importante talagang alam mo yung scalp type mo, guys. And kanina nabanggit ko din, guys, meron ako na-discover na product na tinry ko para sa naglalagas kong buhok. Kasi as of right now, although na-correct na yung PCOS ko, my hormones are still adjusting. So, yung hair loss ko, andun pa rin siya, although hindi na siya yung talagang sobrang kapal na naglalagas na buhok. And this product really amazed me dahil sobrang nakatulong siya sa buhok ko, guys. If pansin nyo now, medyo mas makapal na siya at hindi na siya. Yung pag naliligo ako is ang daming natatanggal kapag sinusuklay ko yung buhok ko and also when I brush my hair, hindi na ganun kakapal yung mga buhok na nalalagas sa kanya. So, I'm really so happy with this product. I'm so excited to share this product to all of you mermaids because nakatulong siya sa akin ng bongga. Bukod sa mura lang siya at madali siyang bilhin, you can get it from Watson's at SM Beauty Store. So, alam naman natin nagkalat yung mga yan. So, you can grab them from those stores. And I'll show you the product now. I have it here beside me. This is Nature's Harmony and they have 2 variants, guys. Perfect for oily hair and perfect for dry hair or dry scalp or oily scalp. So, yung ginamit ko is, of course, for dry scalp. Dahil yun ang aking hair type. These are the products that I use and proud to present. The Nature's Harmony. Ayan. Gugo and Virgin Coconut Oil. This is the conditioner. And then, of course, we have the shampoo of the same variant. From Nature's Harmony. All natural, paraben-free, tsaka silicone-free din siya. This is for, again, for dry scalp. And then, they have another variant here. For oily scalp naman, of course, hindi kayo makakalimutan. This is naman is Gugo and Aloe Vera. Shampoo and conditioner. So, ayan. Sa totoo lang, mermaids, a lot of all-natural shampoos like this one, matigas siya sa buhok because it's silicone-free. Ano nga ba yung silicone na ingredient sa mga shampoos, mga commercial shampoos na nasa market ngayon? Silicone is actually a rubber or plastic-like material na nagbibigay ng shine sa ating buhok. So, hindi talaga siya yung totoong shine. It's a fake shine dahil because of the plastic. And the only way na matatanggal mo yung mga silicone na yan sa hair mo is by using a shampoo. Pero yung shampoo na gamit mo ay marami ring silicone. So, ano yung mangyayari doon? Magpapatong-patong lang yung silicone or fake plastic sa hair mo, sa anit mo, sa buhok mo, that will lead to hair loss and hair fall dahil chemical yan guys, yung matapang na chemical, tapos mablock niya yung growth ng hair mo that will cause to breakage of the hair and thinning of the hair. So that's why magandang gumamit ng mga all-natural shampoo na kahit medyo matigas siya sa buhok, silicone-free naman siya. Sa totoo lang, napabilib talaga ako ng Nature's Harmony because even though they're all-natural, ang lambot pa rin niya sa buhok. Silky smooth pa rin yung feel niya. I think it's because of the ingredients, guys. Meron siyang Gugo and Virgin Coconut Oil. And I remember before, nung high school, lagpas bewang yung buhok ko. Kapag gusto kong palambutin yung buhok ko, yung tita ko, binibigyan niya ako ng hot oil sa bahay. Virgin Coconut Oil yung ginagamit niya para mapalambot yung hair ko. So, I think because of the all-natural ingredients plus the ingredients they used here in this shampoo, ito nga, yung Gugo, Virgin Coconut, tapos yung isa is Gugo and Aloe Vera naman,
nakakaganda siya sa buhok at nakakalambot siya sa buhok kahit na all natural siya. Diba usually kapag gumagamit tayo ng mga commercial shampoos after natin maligo, parang ang linis-linis ng feeling ng buhok natin. Parang squeaky clean yung feeling niya. It's because of the silicone nga na ingredient ng shampoo na yun. Unlike kapag gumamit tayo ng all natural shampoo, hindi ganun yung feel niya. Hindi ganun ka-squeaky clean talaga yung feeling niya. Because nga, wala siyang silicone. Yung mga natural shampoos na ginagamit natin. Pero mas makakatulong siya sa buhok natin kapag gumamit tayo ng mga all-natural shampoos like this one, guys, in the long run. Because hindi siya mag-build up ng chemicals sa ating mga scalp. Ang karaniwan talagang tinatanong sa akin ng mga mermaids natin dyan, Ate Martha, gano'ng katagal bago makita yung difference pag ginamit mo yung product na yan? Ako, guys, I've been using this for over a month and napansin ko talaga yung difference niya sa buhok ko. I think 3 weeks to 4 weeks after I used this product. So, you really need patience and time, guys. Hindi mo naman makukuha ng basta-basta ang isang bagay. Lalo na pag when it comes to our hair, dahil talagang kapag sira na ang buhok mo at talagang gumagamit ng mga products na puno ng chemicals, it really takes time for you to adjust to the new products that you're using. Syempre, you need to see first kung mag-work ba siya sa'yo o hindi. So, for this one talaga, guys, it's one of the best all-natural shampoo and conditioners that I've tried because not only ang bango niya, number one, as in, naiiwan sa hair yung smell niya, super nice yung smell niya. Talagang ma-feel mo sa amoy pa lang na natural ingredients yung ginamit nilang ingredients dun sa shampoo na yun. At alam niyo namang lahat, kung nanonood kayo ng mga videos at reviews ko, talagang sobrang particular ako sa amoy ng mga produktong ginagamit ko. And this one passed the test. Super, super love talaga the smell of this Gugu in virgin coconut oil. And also, hindi lang siya, syempre, of course, the smell. I love how it feels on my hair. Sabi ko nga kanina, talagang pag-inlide ko yung fingers ko sa hair ko, hindi matigas. Silky smooth pa rin siya. One more thing na napansin ko after using this Gugu and virgin coconut oil anti-hair fall shampoo and conditioner from Nature's Harmony, mas mabilis tumubo yung buhok ko. Parang mas mabilis siyang humaba. So, kung meron kang problema sa mga parang nagkalbo ng mga patches sa ulo mo, you don't have to worry because this will make your hair grow faster. So, mas tutubo yung buhok dun sa mga areas na medyo natanggalan na ng buhok. Syempre, mermaids, after you use any shampoo or conditioner, don't forget to rinse well. As in, rinse nyo mabuti hanggang sa may anit nyo. Kasi usually, or minsan, yung mga flakes or build-up sa buhok natin, it's caused by not rinsing your hair well. So, make sure na gagawin nyo yan. And of course, sabi ko kanina, mura lang siya because it's only 199 pesos each bottle. And mermaids, upon watching this video, sugod na agad kayo sa Watsons. Labas ang Watsons members card din nyo at mag-purchase na kayo nito dahil sobra ang ganda ng natulong nito sa aking buhok. Hindi na ako masyado naglalagas ngayon. I'm so happy and contented with the performance of this product. Dahil love ko kayong lahat, mermaids, I'm going to have a giveaway of these shampoos and conditioner from Nature's Harmony. So, there will be two winners of all the sets of Nature's Harmony. So, one winner will get 4 and second winner will get 4 bottles of this shampoo and conditioner na all natural from Nature's Harmony. Napakadali lang ng gagawin yung mermaids para manalo kayo sa ating giveaway. All you have to do is share this video on your social media accounts, so Facebook or Instagram. And of course, you have to tag me on my social media handles. Alam nyo naman kung ano yan. Nasa baba ng description box yung mga social media handles ko. And that's it, guys. I will track all your entries when you tag me. Of course, don't forget to do that. And on your caption, sa pag-share ng video, you have to specify why you need these shampoos and conditioners for yourself. So that's it, mermaids. Good luck, and I'm looking forward to all of your entries. That's it, mermaids. That's our video for today talking about hair loss and hair fall. Sana, as always, meron kayong natutunan at meron kayong matitake home na mga information from our video. Yun naman lagi ang goal natin sa ating channel. If you have any more suggestions or questions, please comment down below. As always, mermaids, I love you all and God bless. Bye!